Ikalawang Kronika. Nagpatayo si Solomon ng templo sa Jerusalem. Ikatlong kabanata. At sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem, doon sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita ang Panginoon sa ama niyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giikan ni Arauna na Jebuseo, ang lugar na inihanda ni David. Sinimulan niya itong ipatayo noong ikalawang araw ng ikalawang buwan, ng ikaapat na taon ng paghahari niya. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay may taas na 90 talampakan at lapad na 30 talampakan. Ang balkonahe sa harapan ng templo ay 30 talampakan ang lapad, gaya ng lapad ng templo, at ang taas ay 30 talampakan din. Pinabalutan ni Solomon ang loob nito ng purong ginto. Pinadingdingan niya ang bulwagan ng templo ng kahoy na sipres at pinabalutan ng purong ginto at pinalamutian ng mga disenyo na palma at mga kadena. Nilagyan din niya ang templo ng mga palamuti na mamahaling bato at ginto na galing pa sa Parvaim. Pinabalutan niya ng ginto ang mga biga, hamba ng pintuan, mga dingding at mga pintuan. At pinaukitan niya ng kerubin ang mga dingding. Ang pinakabanal na lugar ay may lapad na 30 talampakan at may haba na 30 talampakan din na gaya ng lapad ng templo. Ang loob nito'y binalutan ng mga 21 toneladang ginto. Ang mga pako ay ginto na may timbang na kalahating kilo. Ang mga dingding sa itaas na bahagi ay binalutan din ng ginto. Nagpagawa si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng 2 kerubin at pinabalutan ito ng ginto. Ang bawat kerubin ay may 2 pakpak at ang bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang kabuuang haba ng nakalukob na mga pakpak ng 2 kerubin ay 30 talampakan. Ang kabilang dulo ng kanilang pakpak ay nagpapang-abot at ang kabilang pakpak nito ay nakadikit sa dingding. Ang kurtina na nakatakip sa pinakabanal na lugar ay gawa mula sa pinong telang linen na asul, kulay ube at pula na may burdang kerubin. Ang 2 haligi. Gumawa rin si Solomon ng 2 haligi sa harapan ng templo na ang taas ng bawat isa ay 52 talampakan. Ang bawat haligi ay may hugis ulo na ang taas ay 7 kalahating talampakan. Ang bawat hugis ulo ng haligi ay nilagyan ng mga kadena na may nakasabit na mga palamuting ang korte ay parang prutas na pomegranata. Ang mga palamuting ito ay 100 piraso. Ipinatayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo. Ang isa'y sa gawing timog at ang isa'y sa gawing hilaga. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang Jakin at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang Boaz.